In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer before the class starts. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on that we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus with the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We were the reason that He gave His life. So let me begin my discussion about the Philippine government. So ang Pilipinas isang demokratiko at republikang bansa. Let me explain democracy. So ang democracy is a form of government kung saan siya ay pinamumunuan ng mga tao. So coming from the word itself, democracy, siya ay nanggaling sa dalawang salitang Griego na demos and kratos. Na ang meaning ng demos is people at yung kratos naman is power. So meaning to say, democracy is the power of the people. So sa Pilipinas, kung bakit tayo naging isang demokratikong bansa, sapagkat yung tao o yung majority, so tayo mga Pilipino ang pumipili ng ating leader pumagitan ng election. So one of the things that makes our country a democratic country is through election. Ang republika naman ay nanggaling sa dalawang salitang Latin na res and publicus. Na ang ibig sabihin ng res is entity, concern, or things. Pag sinabi naman nating publicus, of the people, or public. Meaning to say, republic is a public entity, public concern, or public things. Sa Pilipinas, kung bakit tayo naging republika, sapagkat tayo mga Pilipino ay we elected or we elect representatives at yung representatives na yun, yung kanyang mga dapat na desisyon ay para sa ikabubuti ng nakakarami. Ang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas ay nahati sa tatlo. Ano-ano ang mga ito? Una, legislative, executive, at judiciary. Sa mababaw na pagpapaliwanag, pag sinabi nating legislative, sila yung gumagawa ng batas. Pag executive, siya naman yung nagpapatupad ng batas. At yung judicial naman, siya yung nagdi-decide o nagdi-desisyon kung yung ginawa mong batas ng legislative ay naayon sa 1987 Constitution. Gayon din, ang judiciary, siya yung nagdi-decide kung yung bang pagpapatupad ng batas ng executive ay naayon sa 1987 Constitution. The first branch of the Philippine government that I'm going to discuss is the executive branch of government. It is composed of the president and the vice president. So the president of the Philippines is elected by direct vote by the people for a term of 6 years. So ibig sabihin, so yung ating presidente, siya yung may kapit o may hawak ng kapangyarihan ng executive branch of the Philippine government, kung saan siya ay binoto ng mga Pilipino at siya lamang ay mayroong 6 na taon na karunungkulan. So tatanungin niyo, bakit 6 na taon lamang? Bakit hindi siya mas mahabang panahon? Sa kadahilan ng yung ating 1987 o yung nagtatakda ng kapangyarihan ng Philippine government, yung ating 1987 Constitution, siya ay nag-came up after the martial law, after the dictatorship of Marcos. So upang maiwasan yung pagiging diktator
ng isang pinuno. So siya ay nilimit lamang, yung termino niya ay nilimit lamang ng 6 na taon. Kung kaya ang ating presidente, once na siya ay naging presidente, so hindi na pwede siyang ma-re-elect bilang presidente muli. Ano-ano naman ang qualification for an individual or for a Filipino aspiring to become the president of the Philippines? There are 5 qualifications. Number 1, natural born Filipino. Number 2, a registered voter. Number 3, must be able to read and write. Number 4, 40 years of age at the day of election. And the last, number 5, must have resided in the Philippines 10 years before the election is held. So let me explain. So kailangan daw una, ang ating magiging presidente ay natural born Filipino. Hindi dapat naturalize yung kanyang pagiging citizen. Hindi rin pwede yung dual citizen. So bakit? Sapagkat syempre, siya yung ating pinakang leader, siya yung pinakang pinuno. Dapat yung mamumuno sa atin bilang Pilipino ay isang tunay na Pilipino. And number 2, I believe and I think it's self-explanatory. Number 3, must be able to read and write. Or sa madaling salita, ay dapat of course yung mamumuno is literate. Number 4, 40 years and I believe and I think it's self-explanatory as well as the number 5. Now, the question. Ang pinakamataas na posisyon bilang Pilipino na pwede nating maabot, I repeat, pinakamataas ay pagiging presidente. Ang aking tanong sa inyo, aking mga estudyante, aking minamahal na estudyante, sa palagay nyo ba, sapat ba ang qualifications na ibinigay ng 1987 Constitution para sa pagiging isang presidente? Yes or no, then defend your answer.